ka, ba't parang mainit sa Baguio? Nagbago na ba ang klima dito? Maring Susan, ba't ganyang gayak mo? Tangaling dapat eh. May lagnat ka ba? Ano? Wala akong lagnat, ano? Siyempre ganito talaga porma pag nasa Baguio, di ba? Ang lamig, ano ba? Ha? Wala naman tayo sa Baguio, ha? Nasa Cavite tayo, Mari. Ay, wala pala. Wala pa, hindi ako. Akala ko nasa Baguio pala, hindi pala. Ganyan talaga, siyempre nag-getting ready ako para sa aming tour sa Baguio! Ay, talaga, Mari. Sama naman ako. Oh, sige. Magsuot ka na rin ng ganito, ha? Tapos watch mo to, okay? Ma'am si Susan, hinahamon kita sa loob ng isang minuto. Sa mga strawberry sa tapat mo, kailangang makakain ka ng tatlo. Kapag natapos mo ang challenge, mananalo ka ng libreng tour sa Baguio. Ilagay na ang kamay sa likod. Your timer starts now! Aba, napalaban na naman ako. Mananalo kaya ako ng libreng tour sa Baguio? Abangan! Bukod sa malamig na klima, ano pa nga bang dinadayo sa Baguio? May clue ako sa inyo, mga mamshi. Kulay pula, juicy, at matamis. Ano pa nga ba, Eddie Strawberry? Sa restaurant na ito kung saan tanaw ang Mines View Park, ramdam na ramdam daw ang Baguio feels. Sa bawat higop nyo raw kasi ng sinigang sa malamig na klima, malalasahan nyo rin daw ang strawberry! Chef, ano ba yan? Ang una kong idedemo sa inyo ngayon ay ang strawberry sinigang. Maghanda na ng baboy, sibuyas, kamatis, patis, mga gulay, asin at paminta, at syempre ang ating bida, strawberry puree at fresh strawberries. Maglagay ng tubig sa kaldero. Isunod na ang baboy. Pork namin ay pre-cook na para mas mabilis na may serve sa mga guests. Pagkatapos, maglagay ng 2 kutsarang patis at hintayin kumulo. Isunod na ang strawberry puree, kaunting asin at paminta, at fresh strawberries. Pakuluan muna ulit. Kapag kumukulo na, ilagay na ang mga gulay. At kapag luto na ang mga gulay, ready na ang i-plating. Presenting strawberry sinigang. Lasang-lasang mo talaga yung ano eh, pagka halo ng strawberry at ng karne. Sarap. Bagay naman yung sinigang sa strawberry, tapos sulit naman yung serving niya sa price niya. Nag-experiment kami sa mga iba't ibang bagay na pwede namin gawin. Isa yun sa nakita naming pwedeng gamitin, no, na pampaasim kasi total, ang strawberry naman is maasim and also matamis din, no, para mag-iba naman yung panlasa ng sinigang. Ang mga strawberry na ginagamit ng restaurant sa kanilang strawberry dishes, kinukuha mula sa mga local farmers ng Baguio, kabilang dito si Anton. Strawberry picking season daw ngayong Disyembre. Pero si Anton, wala raw siya malalawak na strawberry farm. Gamit lang ang maliit na espasyo, kayang-kaya raw maging supplier para sa malalaking restaurants. So just like this greenhouse, this is a 75 square meter greenhouse. Yung pong area namin is comparable to 300 square meter na tinamnan. Bakit? Kasi po, we are on a multiple decking system. Naka-multi-layer. So, minaximize po namin yung area kung saan yung isang maliit na lugar natatamnan namin comparable to the areas na pwedeng i-farm doon sa conventional. The purpose po kasi of building these things is to tell people na hindi mo kailangan ng malaking lupa. Ang kailangan mo is the technology that is already available to everybody. Bitin ka pa ba sa strawberry na ulam? Wait, there's more! Dahil ang strawberry, pwede rin daw sa merienda. Nakarinig na ba kayo ng strawberry turon? Ang ituturo ko naman sa inyo ngayon ay paano paggawa ng strawberry at saging na turon. Sa 2 pirasong lumpia wrapper, ilagay ang saging. Isunod naman ang strawberry, orange, and mint compote. Siyempre, mayroong fresh strawberries na kasama at brown sugar. Pagkatapos nito, isara ang wrapper. I-deep fry ang turon sa mainit na mantika. Kapag okay na, hanguin pagkatapos ay hiwain. Pwede maglagay ng mga garnish, depende sa gusto nyo. At eto na, ang pinasosyal na strawberry turon. Sa puhunan daw na 38 pesos, na ibebenta nila ito ng 120 pesos.
Pagdating dun sa kinikita, sa restaurant mismo, siguro a good 50,000 to 100,000 a week. Mga 30% ng sales ng pagkain galing sa mga strawberry na ano na item. Tatlo lang pala ang kailangan. Naku, caring-caring ko yan. Ilagay na ang kamay sa likod. Your timer starts now! Grabe na mas masayaw to! Hey! Stop it! Kung gusto niyo pumunta ng Baguio para makapag-relax, pwede rin sadyain ang pasyalang ito. 40 minutes na biyahe mula sa City of Pines, mahahanap niyo ang katahimikang inaasam niyo. Dito sa Mount Costa, makikita po natin ang 24 landscapes kung saan iba't ibang flowers at art installations ang makikita nyo. Meron din pang kids, may playground rin, outdoor musical, and basically isa siyang lugar para makapag-relax kung saan nagtatagpo ang mga family and friends. So, since it brings people together, we want it naman outdoor. O ayan, may makakainan at mapupuntahan tayo kapag pupuntang Baguio. Calling all mamshies, Baguio, here we come!